Ang tanong ko lang, isa lang ma'am, para siguro, pag nasagot na ito properly, tapos na ang investigasyon, bakit kayo pumayag na taasan ng PSDBM ang presyo? Very clear ito sa records na pumayag kayo from 38, ginawang 50, from, yun nga, from 35,000, ginawang 58,000. Bakit kayo pumayag? Pwede malaman, ma'am, anong nangyari? Bakit kayo pumayag? Thank you. With the permission of the chair of the committee. Ma'am. Perhaps your other former USEX can also assist you. Yes. Kasi kayo lang ang may stress dyan eh. Sila yung gumawa ng kontrata. Sila yung nag-implement. Dapat tulungan nyo si Secretary Briones. Sinasagot niya para sa inyo kung sakaling may pagkakamali. Dapat sumagot si USEC Sibilla, sumagot si USEC Pascua. Ma'am, sila na po yung pasagutin nyo. Kasi sila yung, sa inyo binabagsak lahat yung problema. Eh, sila yung nag-initiate nitong mga ito. Baka sa inyo lahat binibigay lang yung stress, ma'am. Maraming salamat, Mr. Chair, sa concern ninyo. So I'd like to refer the question to USEC Alain. Kasi sa kanya, yung ICT unit natin, I asked for an explanation for that actually, and it is in writing. Mr. Chair, as to the bakit pumayag ang DepEd dun sa presyo na binigay ng PSDBM, ang PSDBM ho ay nagbigay sa amin ng parang action slip at nilagay nila doon sa action slip, which is already part of the sworn statement that I have provided you. There's an annex there where there's an action slip coming from PSDBM that says there the price that we have given them, the 35,000 price, and the number of the quantity that we have also asked them to procure. And then they put there the price that they have what they have agreed as the median of the market canvas that they have conducted, and that's about 50,000 plus. And they arrive at a negative 1 billion something funds needed to procure those laptops that we have asked them to procure. But on the bottom of that annex, they put there the option for the DepEd to whether to accept the lesser quantity. That's the action slip that they have provided us, and the ICTS Director, Abraham Abanil, signed that concurrence on that action slip. It was never addressed to the higher-ups of the DepEd. Kaya nga, USEC Alain, no? Kung ano man ang explanation mo dyan, hindi pa rin mawawala sa atin yung konsensya ba? Naisipin natin na maraming mawawalang unit ng computer ito pag ito kamahal. At saka magdududa ang tao dahil meron na kami sinabit na 35,000. Tapos ngayon magiging 58,000. Sana hindi na kayo pumayag. Ako ha, ganito, I will give you an example. Pag-upo ko as Chief PNP. Again ha, this PSDBM naman involved ito. Pag-upo ko ng Chief PNP, I've been hearing complaints from our policemen on the ground na, Sir, napakahirap itong aming patrol car, sir. Ito Mahindra. Daling masira. Tapos, after that, walang post-market maintenance. Wala silang maintenance all over the Philippines. Yan ang ako ha. Bigyan lang kita ng example. So, nung dumating yung bidding about ng PSDBM dahil previous administration pa yun, mayroong pera doon sa PSDBM pambili ng patrol car. Nag-meeting kami ng PSDBM. Sabi sa akin ng PSDBM, itong bilihin natin, yung Mahindra, kasi ito nang proven and tested na ito, previous administration na maganda ito, patrol car na ito. Sabi ko, oo nga, proven and tested na yan sa mga people on the ground, mga policeman ko nagreklamo na mahirap yung sasakyan yan, mahina. Kaya sabi ni President Duterte sa akin, bumili ka ng sasakyan na maganda at matibay para masaya naman yung kapulisan natin sa baba. So sabi ko, I won't settle for anything else, kundi sabi ko, yung 4x4 ang aming kwan, technical
Binigyan namin na technical ayan, technical specs. Yung 4x4 na malakas. So, nakabili kami ng 4x4 na Toyota Hilux sa mga patrol car. Dahil ako, I've been underground. Alam ko yung kahirapan ng pulis doon, kung anong problema doon sa aakyat ka sa bundok na madulas, hindi makaakyat dahil mahina ang sasakyan mo. Problema. So, dapat kayo rin, ganun rin dapat ang pakiramdam nyo na yung mga teacher natin sa baba, maghihirap yan pag walang laptop. Dahil lalong-lalo na sa blended learning na gusto ninyo. So sana, hindi kayo pumayag. Ako lang ha. Ako, straight to the point na usapan nito. Bakit kayo pumayag na ganunin ang PSDBM? Kasi kung tanungin ko naman yung PSDBM, sabihin na naman na PSDBM, pumayag ang DepEd, sir, na ito ang presyo. So, ano problema namin? We are here to kung anong gusto nila. Anong gusto nila ipabili? So, pumayag kayo eh. So, ako sana, being the end user, kayo talaga, mga maestra ninyo sa baba, ang maghihirap kapag mahina ang computer na laptop na ibibigay ninyo. Dapat sinabi ninyo na we will stand to lose ilang units ng laptop computers dito kapag kinagat natin yung open ng PSDBM. Ay, ng PSDBM. So, huwag tayong pumayag. Dapat ganun ang pag-isip ninyo, being the end users. Ako, yun lang sa akin, ha? Kaya nga, I need a very clear answer to this. Dahil nga, sabi ng mga magagaling namin na kasamaan, like Senator Alan, sabi niya, walang makitang record kung bakit nagbago, sino nag-approve, at paano nangyari ito, bakit biglang nag-jack up ang presyo. Kaya gusto kong malaman talaga, sinong pumayag, sinong nag-approve na from 32,000 gawing 58,000. Yun lang kasimple. Pag matapos natin, wala lang ang investigasyon. Tapos na. I will yield the floor to isang follow-up Cayetano. I'm tempted to ask you kung hindi ka nag-canvas, but may I know what laptop you're using, Yusek? This is HP, Your Honor. Magkano yan? This is HP Spectrum, Your Honor. More or less about mga 90,000, Your Honor. 90,000. Ito ay Mac Air. Ito yung presyo ng pinabili mo na entry level para sa mga teachers. So, is it incompetence o kakuntsaba ka ng mga taga-DBMPS? In-approve nyo 58,000 kapresyo ng Air, ng MacBook Air. Paano mo naman i-approve ang entry level na kapresyo ng MacBook Air? Your Honor, siguro mas maganda ang tanungin natin, paano nag-arrive at that 50,000 plus market value? Kasi nagkaroon ng PSDBM. Okay, ng, Yusek, canvas mark, ng market canvas. Yusek, pag pera ng bayan, tayo mga ama tayo ng bayan. Pag yung anak mo ay bibigyan mo ng P8 ng 58,000, HP na worth 25,000 ibibili mo? O MacBook Air? Papabayaan mo anak mo na lokohin siya ng kaklase niya. Boss, ito HP o 58, kapresyo ng MacBook Air. Huwag na tayong paikot-ikot dito. In-approve niyong presyo ng high-end. DBS PM mismo ang nag-approve, 45,000 mid-level Ito 58,000 high-level. Hindi namin in-approve yun, Your Honor. Kasabi mo lang, ang PSDBM. Excuse me, sir. You are changing your answer. If I ask the stenographer to repeat, sinabi mo na kanina, ikaw yung nag-approve. Hindi ako nag-approve, Your Honor. Hindi ko sinabing ako ang nag-approve. Ang sinabi namin, nagbigay ang PSDBM ng action slip na yes. Kinonkur ng ICTS. And then you concur. Hindi ko sinabing ako ang nag-confirm. And you concur. O ako ang nag-concur. Hindi ko sinabi yan, Your Honor. I did not. Yusek, may I remind you and may I refer you to your statement made at exactly 10:50 a.m. And I quote, "This was never addressed to the higher-ups." That's right, Your Honor. Ayun. Sinabi mo, nasa transcript yun. Ang lumalabas ngayon, kagaya ng sinasabi ni Senator Cayetano, dalawa lang kayo nagpirmahan dito, ahawa ko yung dokumento, a certain Abram Abanil, na nandiyan sa harap, pakitaas yung kamay mo.
Kailangan dalawa nag-aprubahan ito. Hindi, so, Your Honor. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. May papeles tayo rito. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. Pagkutasan ang boses mo. Yes, kaya Your Honor. Kaya tayo may microphone dito. You don't have to the right to elevate the modulation of your voice. Naririnig ka namin. Huwag mo kaming sigawan. My apologies, Your Honor. So sagutin mo yung tanong ni Senator Cayetano. Hindi po ako pumirma doon, Your Honor. I will rephrase, Your Honor, to give a chance to the USEC. Sabi ng DBMPS, inapprove ng DepEd. Sino sa DepEd ang nag-approve? Wala kaming inapprove, Your Honor, as to that price. No. Back ng... Sir, wag tayo paikot-ikot. Ibinalik sa inyo ng DBMPS at sinabi, eto ang price. Umoo kayo, kaya binid yung ABC. Actually, Your Honor, yung document na binigay sa amin ng PSDBM ay hindi para kunin yung approval ng DepEd dun sa kanilang presyo. Ang hinihingi ng PSDBM sa amin ay kung yung option ba na pag ganyan ang presyo ay bababaan yung quantity. Yun po yung kinongkor ng ICTS, sir, ng DepEd. Sir, edi ganun din yun. Pinaikot mo lang. Hindi matututo ang mga bata sa DepEd kung ganyan. Kasi ang tawag dyan palusot. Diba? Binigay sa inyo, sir, hindi namin mabibili ganito karami kasi ganitong presyo. Okay ba sa inyo ganito karami? Pero ganitong presyo. Hindi mo pwedeng sabihin na inapprove mo yung ganun karami, pero hindi mo inapprove yung ganun presyo kasi it goes together. Diba? That's very clear. Alam mo, Mr. Chair, just to emphasize the point, Yusek Alin, again, babalik ako sa example ko. Kung talagang concerned ka sa mga teachers ninyo, ako babalik ako sa example ko. Nung nag-insist sa akin ang PSDBM na talagang Mahindra ang bibilihin namin na sasakyan at hindi yung 4x4 na Toyota na gusto ko na malakas sasakyan, sabi ko, alam mo, kahit na magsuntukan tayo dito araw-gabi, dalawang araw, hindi talaga ako mag-give in dyan sa Mahindra na ini-insist ninyo. Just to be frank with you. Just to be frank. Because I am the inducer. Ako ang mananagot sa mga tauhan ko sa field kapag sila namamatay sa inquintro sa NPA dahil ang sasakyan nila ay mahina. Ako mananagot. Ganoon din sana kayo sa DepEd na kayo ang mananagot sa mga teachers nyo sa baba kapag ang computer, laptop na makarating sa kanila ay kulang at saka mahina. Ganun comparison lang gusto ko sana. Kung ikaw ay concern, isipin natin yan. Dapat huwag kayong pumayag. Kayo nga, babalik na naman tayo sa tanong, sino ang nag-approve? Ay kasi, PSDBM will not proceed with their bidding kung hindi kayo pumayag. Di ba? Kung hindi kayo pumayag, hindi sila mag-proceed sa bidding nila. So dapat, sino ang pumayag? Sino nag-approve na okay na sa amin yan? As far as DepEd is concerned, okay na sa amin yung 58,000 na halaga ng laptop na iproprocure ng PSDBM for us, for DepEd. Sino ngayon ang nag-approve niyan? Sinong pumayag? Kasi we do not use the term approve. Sinong pumayag? Bakit kayo nag-give in sa PSDBM? Dahil nga, kung ipasa natin sa PSDBM yung tanong niyan, sabihin naman ng PSDBM, ay pumayag ang DepEd. Kaya kami procuring entity lang kami, hindi kami ang inducer, hindi kami ang agency na gagamit nito. Sila, pumayag sila na 58,000 ang halaga. Sino ngayon sa inyo ang pumayag na okay, PSDBM, go ahead, okay na kami dyan? Mr. Chair, yes. Mr. Chair, just to put on the record, meron concept sa batas, res ipsa loquitur. It speaks for itself, no? So let us apply that to this contract, PS Reply Action Document. Nakalagay yung presyo, quantity 68,500, nakalagay yung unit price 58,000, and sa ilalim po, naka-conform, no? Nakapirma po dito. So it speaks for itself. Secondly, yung sagot mismo ni USEC, na tinanong sa kanila at yan ay ni-reply. I apologize, Mr. Chair, if I also was emotional and nataasan ang boses ng konti because when I was speaker, ayaw nung iba na ilagay IT kasi maraming kalokohan. And everyone who was there,
pati DPWH, pati DICT, pati DepEd, hindi ako nagkulang. Paulit-ulit ako sa inyo at sinabi ko walang overprice. Nabi ko, i-approve namin yan, pero walang overprice kasi damay-damay na lahat dyan. Eh, hindi naman services yan o hindi naman yan ano eh. Nung kinumbinsi ako na ilagay yan, kaya hindi namin nilagyan ng ano, ng applications or ng services, etc. Bakit? Mahirap hulihin ang overprice dyan eh. Pero pag laptop lang ang bibilin mo, i-on mo lang computer mo, i-google mo lang eh. If when DBMPS gave this to you, ginugel mo lang, makikita mo na doble ang presyo. So I'll stop there, Mr. Chair, because yeah, I think the point is already proven. Thank you, Senator Cayetano. We have to restore order here. As I promised, we have to do this step by step. Recognizing again the statement made by Yusek Pascua, I have here a document. Na iba na lang tayo ulit. I have here a document showing that you signed something together with Mr. Abraham Abanil. Ito yung, the title is Justification to Modify the Connectivity Load for Senior High Schools. So, hindi totoo na wala kang pinirmahan. Ito, nakapirma ka. I'll have that flash on the screen. Ayan, nakaflash na. Pirma mo ba yan? Yes, Your Honor, that is my signature. With that acknowledgement, that is an acknowledgement. Secretary, can you have that mark as the appropriate exhibit coming from the DepEd family? So, nagpapatunay ito na kayo lang dalawa ni Director Abanil ng ICTS ang nagpirmahan ito para ma-justify yung pagkuha sa mas mataas na halaga ng laptop. Hindi pwedeng ibalik sa... Patapos mo ako. Iko-contempt kita pag hindi mo ako pinatapos. Para ma-justify yung pagbili ng laptop. So, it is unfair to us holding these documents for you to have a continuing denial. You have now admitted that you never signed anything. That's your signature, di ba? So, ganito na lang. You have answered the questions of Senator De La Rosa, and as I have promised, we will have an orderly proceeding here. There are other senators. Babalikan ka namin. While you refresh your memory, there are other senators who would be asking. And next in line would be Senator Gatchalian, but he went out to attend another committee hearing. So, Senator Hontiveros, are you still online, Senator Hontiveros? So, yes, Mr. Chair. Ma'am, nandito pa ho tayo sa pre-bid stage. Nandito pa ho tayo. Huwag muna tayong papunta sa si Senator Bato. Napunta na sa conclusion eh. Susundin lang po natin yung track natin. You have the floor, Senator Hontiveros. Salamat, Mr. Chair. After my very brief opening statement, I'll just ask one question dito sa pre-bidding stage. So, Mr. Chair, I am going to keep this short and simple. Napakahalaga nitong discussion ngayong umaga tungkol sa overpriced laptops ng DepEd. Itong mga nagdaang araw dahil first days of classes, nababalitaan natin sa news ang iba yung mga sakripisyo ng ating mga teachers para sa kanilang mga estudyante, para sa ating mga anak. While it is reprehensible if taxpayers' money is being used injudiciously, it is scandalous if it is our teachers carrying the weight of these injudicious, perhaps even corrupt, decisions. Sabi po ng COA, 28,917 laptops ang hindi nabili dahil sa sinasabing overpricing na ito. 28,917 na mga guro at school administrators na dapat sana ay may magandang laptop pampagaan ng kanilang trabaho. What is also appalling is that this seems to be the tip of the iceberg. Nagtuklasan ng COA na ang PSDBM ay nagpahintulot ng pagbili ng mga PPE na nagkahalagang 1.39 billion pesos that were not certified as safe by the Food and Drug Administration. Sa aming pag-aaral ng available 2021 COA reports, ay nakikita na napakaraming ahensya ng gobyerno ang may unserved and unremitted na pondo sa PSDBM. Halimbawa,
Ayon sa 2021 COA report ng PNP, fund transfers to PSDBM for the years 2010 to 2021 totaling 1.696 billion pesos remain unserved and unliquidated, depriving the PNP of the use of the much needed equipment and supplies. Sa Bureau of Immigration naman, unutilized or excess advances to PSDBM totaling 10,645,000 were not returned to the Bureau or remitted to the Bureau of Treasury. Sa Bureau of Fire Protection naman, the accumulated balance of prior year's fund transfers of 1 to 16 years totaling 511 million pesos remain unremitted to the Bureau of Treasury. Wala pa po dito ang unliquidated advances amounting to tens of millions of pesos by various government agencies and attached agencies to PSDBM. Kitang-kita na breeding ground ang PSDBM ng inefficiency, negligence of duties, at graft and corruption. I have supported the calls to abolish PSDBM, but we should not forget the wrongdoings of the past. All those responsible for those irregularities should be held administratively and criminally liable. Mr. Chair, thank you for allowing me to make that brief opening statement leading to my one question dito sa pre-bidding stage sa DepEd. Your Honor. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. So yung tanong ko po, Mr. Chair, ito sa PSDBM. Ayon sa 2021 COA report ng PSDBM, Senator Antiveros, Your Honor, your question is directed to PSDBM or yes. Not DepEd. So yes, is there any representative of PSDBM since Attorney Lau manifested that he's no longer part of PSDBM? Although when this incident happened, he was part of PSDBM. Is the current PSDBM head online or physically present, Secretary Comsec? You're here. Can you join us in that table? Wag na malapit kay Senator Pimentel. Baka si Senator Pimentel can join us here. Puro witnesses na yung katabi mo doon, sir. I believe that's Executive Director Dennis Santiago, Mr. Chair. Tama po ba ako? You're now under oath. Have you been... So please answer the questions coming from Senator Antiveros. Thank you, Mr. Chair. So Executive Director Santiago, ayon po sa 2021 COA report ng PSDBM, initially inindicate ng DepEd sa APR or Agency Procurement Form na nangangailangan sila ng 68,500 laptops worth 35,036 pesos and 50 centavos per unit para sa implementation ng proyekto na supply and delivery of laptop computers for public school teachers na may budget na 2.4 billion pesos. Ngunit sa ginanap na March 26, 2021 market survey ng PSDBM, tumaas ang unit price sa ABC o approved budget contract from 35,000 pesos to 58,300 pesos. Director, ano ang justification ng PSDBM para sa 66% price increase na ito? Good morning, Mr. Chair and honorable members of the committee. Thank you, sir. Thank you very much, Madam Senator, for the question. Actually, it is the practice of the procurement service na po, that whenever there is a request for purchase by another government agency, the procurement service would normally approach the market, conduct another canvas to confirm the ABC or the approved budget for the contract. This is being done for requests for purchases of non-common use supplies and equipment. So this is what took place in this procurement po. PSDBM conducted a market survey, approached the market. I believe for the records that I've gone through, PSDBM approached 6 market operators, six suppliers po yung in-approach nila. I think 2 did not submit their pricing, but 4 did.
prices are as follows around, may I go to the record, Your Honor? Please proceed. Mas maganda siguro, maipaliwanag mo yung ibig sabihin ng market analysis nyo. Is this just a tabletop exercise? Or you do have a face-to-face consultation with the laptop providers? Okay. Or market survey, Mr. Chair. Apo. Thank you very much, Mr. Chair. Actually, we approached the suppliers. In this situation, our planning division did contact na po suppliers, ano ho, and then they provided the technical requirements and then requested for the pricing, ano po. It'll be good, Your Honor. Of course, I will provide for the preliminaries, but our planning division people are here also to provide answers on that, on the details, ano po. So they approached four suppliers po, six suppliers, as I mentioned earlier. Maliit lang po. Ito so po yung have, price analysis, PSPD1, okay? Apo. So you approach Huawei, Columbia Technologies, Apo. Bowman Technologies, BSTECS. That's right, Madam Madam Senator. And then the other one did not provide for pricing because they're supplying a branded laptop. That's mm-hmm. known in the market. So for the four, they have provided the following prices. 42,000, around that much. 46,000 for Columbia. Huawei, 42,000. Bowman, 60,000. And VST ECS, Philippines, 58,300 po. Mm-hmm. So way above the approved budget contract of 35,000 pesos, Executive Director. It would appear on the record, Your Honor, that that's the case po. But I believe what DepEd submitted to PSDBM, at least per the record po, was that they conducted the 35,000 market survey or the price that's submitted by DepEd sometime in March 2020. Perhaps our DepEd colleagues can also confirm that. It's a March 2020 pricing po. This one was conducted pero Executive March Director, 26. Apa. That's right. Kinondak nyo po March 26, 2021. Ganyang kabilis ba at kataas tumataas ang prices na lalabas sa market surveys kung taken just 1 year apart? Posible ba yon? From 35,000 to a range of 42,000 to 60,000? I mean, considering pandemic, di ba, na nabasag yung supply chain, hirap yung production, hindi ba by competition among companies sa ganitong kalalang krisis, bababa ang presyo at hindi tataas? For the record, Your Honor, these are the prices that were that are reflected on the record. But then, of course, it's a possibility that it will increase or it will decrease. Ano po? Depende po sa demand, depende po sa availability ng chips, depende po sa market suppliers available. And then there are so many externalities, Your Honor, on the effect to the market price. Ano po? Senator Antebellum, was intimated to me by Senator Cayetano na mas malaki yung posibilidad na bumaba kasi may mga new models na lumalabas. Yes, Mr. Tama Chair. Po, Director? That observation. So dapat bumaba yung presyo kasi old model na yung dati. That could be the case, Your Honor. Yes, Mr. Chair. So that's really something very puzzling, no? Kung bakit yan ang lumabas sa market survey and in effect tinanggap ng PSDBM to proceed with into the bidding process on the basis of these prices. So I'll just note that, Mr. Chair. And ED Santiago, please proceed para to answer my question na bakit pumayag ang PSDBM na 66% no ang price increase, ano yung justification para sa 66% ultimately na price increase. Your Honor, thank you for the question po. But during this time I'm not yet with the PSDBM ano po. In that case, ED, office
Sino po yung nasa PSDBM at the time of March 26, 2021? I believe it's Executive Director Wayan, Your Honor. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo ba makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!